up mga kukontents, maging Kuya Jen, welcome sa Quadernews, where learning is the name of our game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming video. So for today's video, ay may adapt tayo isang PowerPoint presentation from SlideShare. Again, I think this is from FAU Institute of Technology. And yan, let's credit them. And we will use their PowerPoint presentation as our flow and guide. Pero, syempre, yung original na explanation will be coming from me pa rin. We will take this as a keyword or a guide lang. Ayan, ang mahalaga pa rin is yung mas maintindihan natin, yun yung goal natin. Mas maintindihan natin yung literacy at literatures na sinulat ng ating pambansang bayan na si Dr. Sir Rizal. Ayan. So, yan. Of course, makikita nyo dito sa ating image, ang ating pag-aaralan is yung Suceso de la Isla Filipina. Ayan. And sino nga ba yung authors niya? Si Rizal nga ba yung tunay na founder nan? Or secondary lang si Rizal? At ano yung mga objectives ni Rizal nung inadapt niya or sinulat niya yung literature na ito? At yun, example. Ayan. So, yan. Nandito na tayo sa cover page. Or I think yung... Ito yung cover page eh. Ito yung part. Or yung tawag doon yung... part yung saan nandun yung mga credits nung book. Ayan. So, itong Suceso de la Isla Filipina, isang libro or the book na tinatawag, isang uri ng literatura, yung book. Hindi siya novel, hindi siya essay, hindi siya tula or poem, hindi rin siya maikling kwento, kundi isa siyang libro. It is to account the Spanish observations about the Filipinos and the Philippines. Dito naman, kung yung mga nakaraang mga literatures na ating pinag-usapan ay puro observation ni Rizal mula sa kung bakit naging indolent ang ating mga Filipinos at yung sa aking mga kababata yung mga observation ni Rizal towards Spanish. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan is yung perspective ng mga Spaniards para sa mga Pilipino. Ano nga ba yung way of thinking at yung mga masasabi ng mga Kastila sa mga Pilipino? Okay. Ayan. Next, ano nga ba yung background information o yung kaligirang pangkasaysayan nitong Suceso de la Isla Filipina nito? O yung mga important information na dapat nating aralin at malaman dito. So, unang-una, ang author ng Suceso de la Isla Filipina ay si Antonio de Morgat, hindi po si Rizal. Si Rizal lang is a secondary source of the book dahil sa kanyang annotations. Ayan. So second, this is one of the first books ever to tackle Philippine history. Ito ay isa sa mga pinakanaunang libro na o pinakamatandang libro na tumatalakay sa istorya o sa nakaraan ng Pilipinas. Ikatlo, ito ay isang uri ng libro na nagpapaliwanag ng pagkakasunod-sunod na pangyayari na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa simula noong taong 1493 hanggang 1603. Imagine, ganon katagal kinuwento or sinulat, binuo itong librong ito para lang magkaroon tayo ng enough knowledge at information na naano natin sa kasalukuyan. So there was this ang tawag dito, parang movie about sa sea water beast ba yon, na sinabi nila this history is a lie. Somehow maybe that history book is na revise na ng mga revisionist natin or ng mga nag-a-adapt ng book na yun. Pero somehow, we could not say that history is a lie. Bakit? Kasi all of our experiences, hindi man natin experience ha, yung mga experiences ng ating mga ancestors is written, was written pala on that history book, including the history of the Philippines. And this book, Suceso de la Isla Filipinas, consists of 8 chapters. Ayan, walong kabanata or topics or subdivision ng librong ito. And it discussed the political, social, economical aspect of a colonizer and the colonized country. Siyempre, ano nga ba yung political na aspekto ng pamumuno ng mga Kastila? Paano nga ba sila nakakihabulo sa mga Pilipino o sa kapwa Kastila? At ano ang aspektong pang-ekonomiya ng mga ating mga Kastila?
ukol pa rin na may kinalaman, syempre, sa bansang kanilang sinasakop at ito nga ay ang bansang Pilipinas. And ang anim, the content of the book is based on documentary research po ito, based on fact, based on truth, and not on opinion of any someone na nandyan lang sa tabi-tabi. Ayan, observation and personal experiences of Morga. Kung meron mang maglalagay ng opinion dito, yun si Morga. Kasi si Antonio de Morga is yung mga experience niya, yung makaranasan niya, siya mismo nakaranas noon at hindi niya sinasabi na kunyari si ang sinusulat niya yung kay Rizal, kundi yung kanyang sariling experience upon living towards the Spanish regime. O yan. And then lastly, yun nga nasabi natin na si Rizal is a secondary source of the book due to his annotations. And yun, mas hinighlight lang ito ni Rizal kasi si Rizal kilala siya bilang isa sa isang batang Pilipino or isang pambansang bayani ng Pilipinas na mahilig magbasa ng mga libro. Rizal was very curious on what's happening in the past, not only in the present, but also in the future. May pakialam si Rizal kung anong nangyayari noon, ngayon, at sa susunod na mga araw at panahon at century. Meron nga siyang ginawa, di ba, century ago. Ayan, yung ano niya, na first thing niya, na tayo ay masasakop ng mga Amerikano, and Rizal was right. Also, some of his sayings or notable quotations sa kanya, Akdang Noli Metangeret El Filibusterismo, ay kasalukuyang nangyayari. Katulad nga ng mga yung mga suliraning panglipunan o yung mga social issues na kinakaharap ng mga Pilipino ngayon, hindi lamang sa panlipunan, sa social na aspekto at maging sa political na pamamahala ng ating mga namumuno, ay nahulaan at hindi pala nahulaan at na-foresee ni Dr. Sir Rizal na magkakaroon tayo ng ang tawag doon, conflict between the governance, the people, and also yung ating ekonomiya ay lalong lalala. Ganon. Diba? Ang galing ni Dr. Sir Rizal. Kasi nga, si Rizal ay hindi natatakot sa mga banyaga, kundi si Rizal ay natatakot sa sariling kamangmangan ng kanyang mga kababayan. And let's end this lecture video muna dito sa background information ng ating Suceso de la Isla Filipinas, na kung saan nga si Antonio de Morga ang may akda ng aklat na ito. Na siyang ginawa ng secondary source. Pag sinabi natin secondary source, parang dinevise na ni Rizal ito at mas pinaikli at mas, ano yon, mas pina daling intindihin para sa mga susunod na generation. And yun nga, ito nga yung ating napag-aaralan ngayon.